Do not reflect those of the station. Good evening, Philippines. May gabi sa tibuok ka Saba, Mindanao, Visayas ug Luzon. Naimbagrabi kada kayo dita Baguio City. Masantos siya sa labid si kayo amin. Ito po ang inyong republika. Ako si Eric Espina. Alam niyo po ang ating mga senador ay naproklama na. Subalit kung ating tutunghayan po ang ating party list, so ating mga sectoral representatives ay hindi pa ho kumpleto ang mga naproklamang mga kinatawan natin sa Kongreso. Kaya sa gabing ito ay tututukan natin ano ba nangyayari at bakit mukhang naaantala ang proklamasyon ng lahat ng mga dapat ay kasama sa ating party list. Sa gabing ito po ay mapalad po tayo at mamaya tatanungin din natin siya dahil tamang-tama nandito siya. Former Manila Mayor, now Congressman Lito Atienza of Buhay at nandito rin ang lumalaban, party list fighting, ika nga, yan ang title natin, Congressman June Alcover ng Alliance for Nationalism and Democracy. Good evening to both of you. Magandang gabi sa inyo, Eric. Good evening. At ang ating mga kasama. Yan. Sa Buhay party list po, napunta naman kayo sa Kongreso. Bakit ho naisipan ho ni Lito Atienza pumasok sa Kongreso? Alam mo, hindi ko pinlano ito, Eric. Ang pinlano ko, nung inorganize namin yung Buhay Party List noong 1999. Okay. I was one of the original organizers. Isa pala kayo sa organizers, okay. And yun talagang pinlano namin, magkaroon kami ng national political organization na tutulak ng culture of life. Meron talagang advocacy kami kinasadyan. Ako naman ay chairman ng Liberal Party noon, so active. Hindi ko pwedeng pamunuan yung buhay. So, but we were allies. Okay. And somehow, lahat ng mga kampanya, ang buhay ang tinutulungan namin sa liberal. Sinabi nyo dati, hindi na kayo liberal ngayon. Eh, alam mo ano ba kayo? Independent liberal o liberally independent? Buhay party list na ako. Buhay party list na kayo. I'm very happy now with buhay. And yung liberal, medyo itatabi ko na muna sa akin. Isipan, masakit. Dahil isa ako sa original yan. Yes, yes. Alam mo naman, Eric. Totoo yan. From boyhood, liberal na ako eh. Okay. Eh, wala tayong magagawa. Meron, hindi tamang nangyari. Ito ang de facto liberal party, sinasabi niyo? De facto liberal party. Okay, sige. Okay. Sila na ngayon. Eh, okay. Pagsisikapan ko naman ngayon, sa Kongreso, lahat yung aking karanasan, lahat yung aking natutunan, gagamitin ko sa paghubog ng mga batas at pag-aaral sa mga batas na ngayon kasalukuyang miiral na kailangan baguhin para ang ekonomiya, ang umunlad, makinabang ang mahihirap, at magkaroon tayo ng isang bansang inaasam-asam natin sa tamang mga batas. Ang pundasyon po ninyo ay Christian at Catholic, ano? Yes. Basically, Catholic, and of course, we are Muslims in Buhay and Christian, but basically Catholic. Tatlo ho nakapasok sa inyo? Tatlo. Sa kagandang palad, we topped the elections. Okay. And just this morning, we were proclaimed. Proclaimed, yes. As top-notcher with 1.3 million votes. Mm-hmm. And we got 3 seats. Saan nyo nakuha yung 1.3 million? All over. Nakakatuwa eh. Libang pa ho sa El Shaddai siguro. Oh, outside of El Shaddai. Oh, oh. But admittedly, yung mga El Shaddai members, kumampanya yan. Okay. Like house to house yan. Pero maraming boto outside of the El Shaddai identify themselves with our advocacy. Yung mahigpit na labanan sa anti-RH. Oo, yung anti-RH na prominent kami. At yung akin po namang identification with the movement. For about 20 years now, ang aking involvement sa pro-life movement. And I headed the Pro-Life Philippines Foundation for about 12 years. Mm-hmm. So I think nagmarka yan sa mga Katoliko. Kaya sa loob-loob nila, bigyan natin ng suporta si Lito.
Congressman June, kumusta ang ating ANHAD? Still fighting. Ang ANHAD party list, Eric, biktima kami sa kapritso ni Brillantes. Okay. At the same time, influensya or dikta ng mga komunista sa loob ng COMELEC. Okay. May mga komunista sa loob ng COMELEC? Ito kontradaya. Ito yung tinatawag na watchdog. Ah, okay. COMELEC watchdog daw ito. Ito kontradaya is a communist front. Okay. Sila sabi ko daw, sikilala ko ito eh. Okay. Nandiyan si Judy Tagiwalo. Okay. Si Judy Tagiwalo is one of the officers. Yung Father Dizon? Father Dizon, kasama dyan. Kasama Kaliwa din ho yan, ha? Mga Maoist communist dyan. Okay. Pretending to be watchdog of the... Ito ba yung liberation theology? Ito si Father Junior? Yeah, ito yung mga produkto ng mga liberation theology. Okay. At saka ito si Judy Tagiwalo, ito yung produkto ng Makibaka noon. We were together in the communist movement. Okay. Na after martial law was declared, ito si Judy, pumunta ito doon sa Cebu. Okay. And organized the Makibaka, now Gabriela. Okay. Ito ang sister ni Dr. Mario Tagiwalo before. Okay. The DOH secretary. I think he was health secretary noon. Yusek ba yun? Kilala ko ito eh. Okay. Tinatarget nila kami. Okay. So itong si Brillantes, sa sinabi ko kapritso, kasi dalawang beses na kami niya pinadisqualify. Okay. Sa rason na hindi naman tamang rason. Okay. Ang sinasabi niya na ipadisqualify yung ANHAD kasi hindi daw kami naka-file ng Statement of Expenditures last 2007. Take note, Eric. 2007? 2007. Di ba marami ng eleksyong dumaan? Nakaupo na ko sa 2010. Oh, yes. At ang alam ko sa batas, one month after the election, mag-submit ka ng Statement of Expenditures. Yes. Pagkatapos, kapag hindi ka mag-submit, hindi ka na makatakbo. Yes. So bakit nakaupo ko sa 2007? Nakaupo ko sa 2010. Yes. And we check our record. Our record shows that our statement of expenditures tinanggap ng COMELEC June 12, 2007. May record eh. Oh. Ikalawang rason. Oh. Sabi niya, hindi paupuin ang ANHAD kasi hindi nag-file ng limang nominees. Oh. Nakaupo na nga ako eh. Oh, tama. Nakaupo na ako pag hindi kami nag-file ng limang nominees. Oh. Ito na yung dalawang reasons niya na ipatanggal kami sa listahan, ipa-disqualify kami. Oh. Ang masama dito, Eric, sabotahe ito eh. Kasi he made an announcement. Yes. 5 days before election. Aha. Imagine, 5 days before election, sinasabi na niya sa media na wala na ang ANHAD. Parang, disqualified niya. Pero that's an old political tactic, di ba? Yung mga ganong klaseng style may na... violation dito sa batas. Mayroong rules dito sa graph, sa graph eh. Oh. Na premature announcement of any issues coming from a responsible officer. Yes. Violation yan. Yes. So, ang ginawa namin, ang sabi ko sa butahe ito, kasi 5 days before election, nagkagulo na yung grupo. Bumagsak, practically bumagsak yung kampanya namin. In-announce sa Cebu na hindi lang, disqualified Cebu, kayo. All over the country. Philippines, yes. Lahat, in-announce niya. Okay. Then, yung mga supporters namin, nagkagulo. Mm-hmm. Well, imagine, kami for the first time in history na endorse kami ng gaya ng life kami yung buhay, tatlo lang kami na doon eh, yung Buhay Party List, yung ANHAD at saka Pro-Life. Uh-oh. Tatlo lang kami in-endorse ng Catholic Church. Okay. So first time in history na endorse kami sa Cebu. Yes. Second, na endorse kami ng Iglesia ni Cristo sa Cebu. That's good. Oh, third, na endorse kami sa mga local officials, LGU sa Cebu, yes, like Gobernador Gwen, Gobernador Chato, si Fua. So first time in history na nagsama-sama yung LGU to endorse ANHAD. Pero nag-collapse ito 5 days before election. Kasi insistent si Brillantes. Brillantes na tanggalin, huwag na butuhan kasi sayang na yung buto. Okay. At the same time, yung mga leftist naman, using their propaganda machinery, using their media. Uh-huh. Araw-araw sinasabi sa media sa Cebu, disqualified. Wala na ang disqualified na nagpalakpakan na yung komunista doon. Uh-huh. But in spite of that, Eric, nakakuha pa rin kami ng more than 200,000 votes, enough to get one seat in Congress. Yes, yes. Ito ngayon ang gusto ng komunista na maalis kami. Pero itong 200,000 votes, nagbibilang pa ito. Hindi pa yata tapos. Tapos na ba? Hindi pa yata I tapos ang kalmasing. I don't know kung tapos na. Hindi pa nga tatapos eh. Yun ang problema natin. Hindi natin lang. Oh. But still, sabi ko na, nakakuha kami ng 200,000 plus. I don't know kung tapos na ba. Pero gusto pa rin ng kontradaya na hindi kami ma-proclaim. Okay. In-influence nila ngayon yung pati yung bayan muna, the rest of the leftist party list.
na gusto nila patalsikin na kami lahat, yung disqualification namin, wala na, hindi na kailangan hintayin pa yung Supreme Court. Pagkakataon na nila ito para matanggal kayo. O kasi kapag yung 12, including the senior citizen and the abang lingkod party, out of the 12, tatlo lang ata ang posible makapasok. Okay. Yung senior citizen, okay, yung abang lingkod, at saka kami. Oo. Kung tagalin nila yon, lalong lalaki ang chance nila na magdalawa-dalawa yung mga leftist. Okay. Dalawang representation. Kasi mag-deduct yun eh. Yung buto namin, yung buto ng senior citizen, yung buto ng abang lingkod and the rest of the so-called disqualified party list, tanggalin yun sa total party list votes. Kapag tanggal na yun, akyat ngayon yung mga leftist. Congressman Jun, nag-iisa ka lang sa Kongreso. Ilan ang kalaban mong more or less frente ng mga komunista dyan? I think around 10. Bakit natatakot sila kung mag-isa ka lang? Hindi naman sila sumasagot sa akin eh. Kaya nga, bakit nga? Bakit gustong-gusto nila ipalis ang anad kahit isang tinig ka na nga, sampu sila, ano bang na meron sa'yo at ayaw kayong pasalitain? Eric, alam nila na lahat na sinasabi ko katotohanan. I came from there eh. Yes. I was there. Okay. At saka, I challenged them. Even sa Toro Campo during stay in Congress, I challenged him to a debate. Sabi ko, you're using this Congress to advance your communist revolution. I love ko, sabi ko kasi sa Toro Campo, I'm willing to embrace you. To shake hands with you as long as you will denounce violence. Uh-huh. Alam mo yung utak mo kasi galing tayo sa isang university. We graduated from the same university, the Mao Tse-tung University. Okay. Alam yung thinking mo, sabi ko. That's why they're afraid na nandun ako kasi lahat ng mga plano nila nabibisto. Like, for example, yung Arch Bill. I was the only one who exposed the Arch Bill in Congress na this is, pakana ito ng mga Maoist, pakana ito ng komunista. Uh-huh. Imagine, tinan mo, sinong mga party list na strong supporters sa RGB. Akbayan at saka bayan muna. Nagsama-sama sila. Bakit, with lagman. Anong motibo nila dyan? Bakit gustong-gusto nila yung RGB? Sabi ko, ang pinaka-target ng RGB is the church. Okay. They want to destroy the church. Because okay. Ang komunista doesn't believe in religion. Yeah, it's an opiate. Because religion is an opium of the people. Congressman, pero pagkaalam ko itong population control, itong RGB, worldwide, ah? Correct. And I have data on this. Ano ito? Hindi komunista. Amerikano ito. What I mean? Dito. Amerikano imposition ito. Oh, but they're taking advantage. Siguro nagka-alayan sila. Baka. May this matter, magkakampi sila. But dalawang basa dito. Ang gumawa ng master plan ito, si Henry Kissinger. Correct. Ito yung kung tawagin ay National Security Study Memorandum 200. Yeah. Doon sa kanilang agenda ngayon. Nakalayan up lahat. Anong gagawin nila? Anong gagamitin words? Paano sirain ang simbahang Katoliko? Dahil alam nila ang simbahan ang palaging balakid. Lahat siya, nakalinya. Down to the point of, if need be, use coercion. Yes. Biro mo yun. Kaya, sabi ko nga dito kina Risa Ontiveros, mga nagtutulak nito, alam naman yung Banyaga yan, hindi naman Pilipino yan eh. Bakit nila pinipilit? Alam naman yung Amerikano yan, bakit yung tinutulak ngayon? Ano sagot nila? Eh, hindi raw eh. They just deny it. I think sinasakyan din nila eh. They're taking advantage of this. Yes. Yan ang magaling, dyan magaling ang komunista eh. Galing ang, I was with there for almost 10 years. Congressman Jun, tama bang sabihin na pagpopular ang isang kausa, sa bagong kaisipan ngayon, o bagong linya ng mga kaliwa, sasakyan nila yan? Basta... Ganyan palagi. Walang moralidad sa kanila. Yeah, that makes sense. Walang sumikat, no? Basta makuha nila yung simpatiya ng tao. Sa ngayon, kasi nakita ko kasi, nahirapan sila because malakas yung faith ng mga Pilipino sa simbahan. Yes. They want to destroy it. Diba, nung unang attempt nila, yung diba, attempt nila is tanggalin yung mga pictures ng Jesus Christ, yes. mga patron sa mga public office, mga public offices. At saka wala nang prayer. Yes. Yun ang unang kwa ni Palatino ba yun sa Kabataan Party List? Yes. So yan ang una nila. Ngayon, ikalawa, yung RH Bill. Yes. Sabi ko, may ibang meaning ito eh. They want to destroy the faith of the people sa church. Kasi once mawala na yung foundation sa simbahan, madali na nalang nilang masakyan. I will ask you this, no, Congressman, and of course, Mayor and Congressman, you can jump into the discussion, no? Palaging napapansin ko, yung mga tao sa gobyerno, pati sa media, pati mga ahensya ng gobyerno, kinakabahan magsalita kontra sa mga kilalang mga militanteng sektor o grupo. Pero, ewan ko lang kung tama itong aking pakiwari, na ang pangkaraniwang Pilipino, pambansang Pilipino, tuwing may tumatakbong kaliwa o komunistang gusto maging senador,
palagi silang talo. Obvious ba? Alam na alam ng sambayanan na ayaw nila sa isang komunista na maging senador. Bakit yung mga tao sa gobyerno takot humarap sa mga militanteng sektor na bistado naman ng sambayanan? Eric, ganito yung sagot niyan. They have succeeded instilling fear among our people. Kasi sabi ng komunista, in this kind of war, propaganda plays a very important role. Okay. Whoever wins in the propaganda wins the war. They are winning the war. We're losing the war. Okay. Because, tignan mo yung propaganda nila. Ang galing nila sa propaganda. So, tignan mo sa Kongreso ngayon. There are 285 congressmen. Are we pero saying, walang lumalaban. Ako lang. Are we saying, Congressman, that the ordinary Juan de la Cruz has better wisdom over public officials in dealing with these militant groups? Because the ordinary Juan de la Cruz, every time they see a would-be senatorial candidate who is identified with the leftist, and even if he says, I am not a communist, the last candidate said, I am not a communist, will not vote for this individual. Basta't maamoy lang nila na komunista itong tao na ito. Ganito yan, Eric. I'm sorry to say, marami pa rin oportunista sa Kongreso at sa Senado. Hindi komunista, oportunista. Marami pa rin oportunista. Okay. Tignan mo yung makabayan, they were able to put up a so-called coalition among mga burgis na mga senador. Okay. Di makabayan party list, which is a Maoist party list, a Maoist political party. They were able to put up a coalition. Kasi, yan ang trabaho ng komunista. While they have the armed struggle, which is the NPA, they have the NDF that is assigned to handle middle forces, mga alliances, okay, etc. So, ito ngayon ang nangyari sa atin. Okay. While tama yung sinasabi mo na hindi sila manalo, definitely hindi sila manalo, pero iba ang pakay ni Teddy Casino. Ang pakay ni Teddy Casino in running because they want to raise funds. They want funds. Yeah, makakuha sila ng funds sa labas eh. Yung mga you know, communism. Sa abroad. Yes, communism is an international organization. Congressman, meron pa bang tumutulong sa communist movement sa labas? Galing from abroad? Pwede pa, Juma is there. That's why Juma is in Netherlands because he's getting support from Europe. Is it correct? Very strong. Okay. Is it correct to say these are political, communist, and socialist groups? Correct. Engage in parliamentary struggle supporting Juma Sisson. The so-called progressive black. Okay. The so-called militant black. Okay. In Europe, there are so many socialists, so-called socialists, so-called communists. Because Europe is basically a socialist. Yeah, and that's why buhay si Juma. Buhay na buhay si Juma doon. And they're getting funds there. Siguro sa Europe, no? Dahil kung China, wala na eh. Russia, wala na. Cuba, but wala there, na. But there are, pero Europe, baka. Oh, sa Europe, but may underground. Okay. But, you know, may underground Maoist movement sa China. Okay. Congressman, Buhay will be confronted with several issues in the coming Congress. I am sure the progressives will push for gender equality, gender in terms of same-sex marriage. Ngayon pa lamang nagsasyadong boxing na kami. And then divorce. Napapansin ko, yung mga militanting, mga senatorials na tumatakbo, pag tinatanong sila, are you for same-sex marriage and for divorce? Parang napapansin ko, parang mga debutants ito, nahihiya pang aminin na... Nung kampanya. Na gusto nila. Nung kampanya. Nung kampanya. Pero ngayon, sa palagay ko, itutulak nila ito eh. Tutulak nila saan yan. Saan ang Buhay party list pagdating sa... Basta, Eric, same-sex marriage, ang pamantayan, anything that's anti-life. Alam naman natin lahat dyan eh, same-sex marriage. Okay. Euthanasia. Okay. Divorce. Okay. Abortion. Okay. Definitely laban tayo dyan. Okay. Eh, ako'y talagang, yan eh, babantayan ko yan. Okay. Personal, official, hindi ko pwedeng tanggapin yan. I know very well, with my studies, dahil nga, sabi ko siya, namuno ako ng pro-life movement for about 12 years as the leader of the movement. Pero sabihin ng mga militante, hindi po ito buhay eh, kasi gender equality ito, napakaganda pakinggan niya. Para din yung, gender rights. Para din yung reproductive health. Sabi ko, pinapatayin niyo yung mga ina, health, reproductive, and yung intention niyo, birth control. Oh. Baligtad, di ba? Bakit ayaw nila tawagin birth control? Eh, dahil sinusugarcoat nga, sabi nga ni Congressman. Yan eh, kasama ng pagbabalat kayo. Correct. Diba? So, hindi po tama sabihin gender equality ito? Definitely not. Eh, how can you say gender equality? Is this gender equality or lifestyle equality? Kasi dapat maging malinaw yun sa punto ng mga tao eh. Basta, alam ko dyan, same-sex marriage yan. Hindi po pwede. Hindi pwede yan. If you allow same-sex marriage, What will stop my marrying my dog, which is happening in other countries, or marrying my animal, exactly,
or two or three people marrying each other, because that delimits marriage. It will weaken the institution of a family. Yes. The definition itself of a family will have to be changed. Man and a woman and children. Ang mangyayari, man to a man with dog. Woman to a woman with a cat. Or why not three people married together? Or three or four people getting together. Because, yun nga, may mga tao magre-reklamo niyan. Hindi pwede. Diba? Sasabihin mo, pinayagan mo yung man to man or woman to woman. Bakit tayong tatlo, tayong apat, hindi pwede magtayo ng marriage corporation at tayong mag-asawa lahat? Exactly. Sa komunista, Eric, walang balo yung pamilya. Yes. Para sa kanila, wala yun. As long as lahat ang gusto nila, musub sa purpose. We're going to pause for a few reminders. Tuloy po ang ating diskusyon. Tututukan natin yung divorce law. Kasi medyo mainit din yan. At balikan natin, ano ang status kayo ng ANAD? At nag-file yata sila sa Supreme Court. Sa pagbabalik po ng Republika. Babalik po ang Republika. Nasaan ako ang ANAD in terms of nag-anong ba kayo sa Supreme Court? Dumulog kayo sa Supreme Court? Ganito, Eric, ano? Sabi ko na biktima kami ni Brillantes. Kasi mayroon pala silang ginawang bagong rules sa COMELEC. Yes. Na hindi ka na pwede mag-MR doon once they have that in-bank decision. Hindi ka na pwede mag-motion for reconsideration mismo sa COMELEC. Sabi nila, you have to go direct to the Supreme Court. Okay. 5 days lang kami binigay. Imagine, 5 days lang. So parang napaso kayo? Wala, hindi kami napaso. Okay. Although, unfair yan. Okay. Pero nang natanggap namin yung May 15, yung decision nila daw, immediately, pumunta kami sa Supreme Court. Okay. Within that 5 days, na-comply namin yun. Within the period? Okay. Within the period. Okay. Na-comply namin yun. Pending ngayon sa Supreme Court, ang urgent motion namin for TRO. Ang problema lang, on vacation pa lang ngayon ang Supreme Court. Okay. So they will convene mag-session ata sila by June 3 pa. Mm-hmm. So ang ngayon nandoon kami ngayon, sabi ng COMELEC, parang ni-proclaim nila kanina 53. Pero may seat aside sila na 5 seats. Okay. So sa 5 seats doon ngayon yung mga party list na disqualified na pwedeng papasok. Maglaban-laban. Kasi ang unang sinasabi niya, it was deception eh. Sabi niya final and executory, lahat ng mga disqualified party list, alisin na namin. Today, alisin na namin, sabi niya. Without waiting for the Supreme Court decision. But this morning, nagbago na naman yung isip ni Brillantes. Sabi niya, i-declare lang muna yung 53, yung 5, na possibly yung ANAD, yung... Later on. Yung senior citizen, at saka yung isa, yung abang lingkod. Kung manalo sa Supreme Court, which I believe, na the Supreme Court will act favorably. Kasi wala namang basihan talaga yung Supreme Court. Huwag naman umabot na 1 taon? Urgent yun eh. Urgent. So, I hope na makita ng Supreme Court ang urgency. Kasi, ma-disenfranchise yung mga member namin. Like, for example, senior citizen, imagine, more than 600,000 na senior citizen, walang makasikaso. Ma-disenfranchise yung bumoto sa inyo? Correct. Kasi, at tanggalin eh. Yun ang, diba? Yun, tagalin nila. Binoto na kayo, insured. Nanalo na kami. Nanalo na kayo sa mata ng publiko. Correct. So, walang representation yung grupo namin. Oh. Yung grupo namin, mga biktima ng human rights violation. Oh. Mga victims of atrocities. Oh. Mga former rebels. These are all Filipino citizens na gustong bumalik sa demokrasya at gustong ipundar ang demokrasya. But now, they're driving us. In fact, some of our members are now very frustrated. Sabi na, magbalik na lang may sabunto kung ganito. Itanong ko sa inyo, Congressman, on a personal level, okay naman kayo with Chairman Brillantes? Wala naman kayong pinagdaanan? Kami okay, Eric. Ah, talaga? Bakit? Kasi nang upo siya, sabi niya, party list system is a joke. Sabi niya, yung unang pag-upo niya, party list system is a joke. Okay. At saka sabi niya, walang kwenta itong party list, kailangan i-change yung konstitusyon. Sabi ko, coming from a chairman, that is irresponsible comment from a chairman. Sabi nila, because that's beyond your pay scale. Imagine, Eric, that is under our constitution, that is provision ng constitution yan. Yes, yes. So, as a chairman,
he has to implement what is in the Constitution. Hindi siya maging komentarista. Hindi siya maging lawmaker. That is his personal views. He personal should not be, made in public. Yes, yes. So ngayon, ginagawa niyang joke. Sabi ko, I delivered the privilege speech criticizing him. In fact, I passed a resolution in the House para examine yung mental capacity ni chairman ito. So doon siya nagalit sa akin. Okay. Na sabi ko, something is wrong with you. Bakit ganun yung mga statement mo? At pagkatapos siya, pinadisqualify niya kami yung 54. Imagine, still remember yung first disqualification? Yes, yes. Shotgun, 54. Okay. Paski sino-sino na lang, pinadisqualify niya. Pero walang isang leftist. Walang komunista, walang bayan muna, walang akbayan, etc. etc. na pinadisqualify. Sa polis ang tawag dyan, raid pakilala. Raid pakilala. Nagpapakilala sa inyo na ako ngayon ang bakit boss dito. Tama ka dyan. Oh. So, pero hindi kami, wala, hindi ko natinang doon eh. Sabi ko, lalabanan ko ito eh. Hindi po ito yung ibang party list, na may, mayroon ako narinig na may mga negosyasyon. May mga negosyasyon, connection. Pero sabi ko, hindi po ito yan. Kasi kapag ganun palagi yung attitude natin, next election, ganun pa rin gagawin ng mga kumilek kung sino yung makaupo dyan. Like, for example ngayon, Eric, imagine, kapag hindi ka magustuhan yung mukha mo ni Brillantes, tagalin ka. Imagine, senior citizen. Attempt pa lang na mag-power sharing sila. O hindi pa na-implement yung power sharing. Tinanggal na sila. Imagine, attempt pa lang, nag-usap-usap pa lang. Pero tinanggal na sila. Kami. Arbitrary. Malicious. Illegal. So, kami. Bakit ayaw niya sa senior citizen? Hindi ba sa senior citizen din si Chairman Brillante? Senior citizen sabi niya. Senior citizen sabi niya. Nang last kahapon sabi niya, hindi namin i-grant yung petition ninyo na ipa-left yung kasi minority lang ako doon sa senior citizen ako pero minority ako sa loob ng komisyon. Imagine, tinama yung utak na yan. But anyway, si Congressman Arquiza nag-deliver din ng privilege speech against Brillantes of corruption issues. Yes. So nagalit siya ngayon sa senior citizen. So particularly kaming dalawa, nagagalit siya because nilabanan namin siya doon sa Kongreso. So parang balat sibuyas po ang nangyayari dito. But ngayon, Eric, nag-usap-usap na kami yung mga apektado na party list. Na mayroon ng nag-organize kami ng grupo ngayon to study the possibility of impeachment. Okay. Kasi marami siyang mga violations. So possibly June 5 at June 6. But didn't he threaten to resign? I think how many times have he threatened? Isa pa lang, no? Palagi na siya gusto mag-resign. Sana mawala, mag-resign na lang siya. Okay. Para malinis yung COMELEC natin. So, June 5 and June 6, maybe we will pass a resolution in Congress in aid of legislation. Bakit ganito ang approach ng COMELEC? Bakit parang wala ng power yung congressman? Elected ka, pagkatapos tagalin ka lang na isang taon appointed. Imagine, without any due process, without any basis. So, yun ang target namin ngayon doon sa pag-open ng June 5 at saka 6. May panahon pa, no? May panahon pa. Until July 1 kaya, no? June 30 pa man kami. Okay. Until June 30 pa man kami. But kung makabalik ako, hopefully, if the Supreme Court will grant our petition. June 5 ho, no? Ang convening ng ano? June 3. June 3, okay. Kung mag-grant yung petition namin, hindi ko tatantanan yan si Brillantes. Hindi ko tatantanan yan kasi hindi pwede yung mga demonyo dyan sa Kongreso o dyan sa COMELEC. Magaling naman magbilang si Brillantes at least. Grabe, puro kasinungalingan eh. Hindi rin. How can you call a person angel kung puro kasinungalingan yung sinasabi? Congressman, ano ho ang plano ninyo pagpasok ninyo sa ano? Sa July 1? Sa lahat ng paraan, titingnan natin yung mga batas na pang-ekonomiya. Yung RH po? Ayun babalikan nyo pa yun? Bibisitahin nyo pa yun? Dadaling ko yung mensahe ng mga mamamayan. Okay. Alam nyo nung nakaraang kampanya, nakita ko at narinig ko sa tao. They don't even know the RH bill. Okay. Pag tinanong mo yung mga 2,000 nakikinig sa'yo, sa Cebu, di ba? Alam ba ninyo, meron tayong ngayon? Hindi! Okay. Alam ba ninyo, mga anak nyo tuturuan na ng sex sa eskwela? Hindi! Gusto ba ninyo yung turuan ng sex? No! Yun para sa akin, yun ang tunay na survey. Uh-huh. Hindi yung pulsation, hindi yung social weather. Uh-huh. Yun tatanungin mo, 1,000 tao to represent the whole nation. Uh-huh. Ito, tinatanong mo talagang area by area, province by province, ang sigaw ng tao, they don't know. They haven't even read the RH law. Uh-huh. Kasi minadali. Ngayon, imagine ang impact niyan pagkatapos ng Supreme Court, kung sakaling makatsyambang ipasa yan, ang impact niyan sa mga bata ngayon, from 11 years up to 40 years, tuturuan na sex. Uh-huh. At ang ituturong sex dyan,
pleasurable sex. Contraception. Basta avoiding pregnancy. Uh-huh. Para bang the be-all and end-all of sex is just to enjoy. Okay. O di mo mabaliktad yung ating pag-iisip? Tayo, we were taught in school by our parents. By our parents sacred. Primarily, the sacredness of sex. Sex is for procreation. It's a loving act. Reserve mo sa pamilya mo, sa asawa mo yan. Ito ituturuan, mag-enjoy kayo. May plano ko ba mga militante na bisitahin uli yung RH bill? May mga salitang ganun. Sila ayaw nila. Hindi ba sila ayaw na nila? Sila, hindi na. Sila, steadfast sila kanina. Eh, yung pondo ko, magkano ho bang pondong loob? Billion-billion. Billion-billion niya. I think initially 3 billion. And immediately, pwede na sila magpasa ng additional billions of pesos. You know why? Mm-hmm. They have classified contraceptive materials as essential medicines. Okay. Anong sakit nang bibigyan ng solusyon ng condom? At saka ng birth control pills. Pati ho yata panglaban ba sa diabetes? Pati yung panggamot yata na pampatayo ng lalaki, that's an essential medicine ho yata. Oh, gagawin nila essential medicine. Tatanda ko, may senador nagsasabi, that is happiness, enjoyment is part of the mali. The essential requirements of a woman. We would like to revisit it. If given the chance, Eric, we will revisit the law. And pag-usapan natin, huwag sila mapipikon. Pag-usapan natin. That's what Congress is all about. Nadinig nyo ba itong, ito po eh, kwento-kwento at haka-haka lang, I don't know if it's true, na itong 3 or 4 billion na budget, minadali daw sa lower house. Dahil may dalawang bayan o lungsod lang sa buong Pilipinas, ang RH ready. Basta alam ko. Ang isa daw dito ay Quezon City. Alam ko. Kaya pwedeng mag pwedeng kumuha agad ng pondo. Ang inadidinig ko lang ito. Ang alam ko para aprubahan ng mga congressman yan, bibigyan ng 10 million pesos additional PDAF. Aha. Para aprubahan niyan agad. I think that was the selling point of the whole thing. Aha. Each congressional district will be given an allocation. Yan ang objectionable features dito eh. Para bagang nadala pa yung mga congressmen sa isang bahagi na hindi natin talaga gusto. Pero nakapagtataka ho, ano? Parang natatanganan tayo ng mga tao o mga sektor na mas maingay kahit kakaunti lang sila. Tapos tatapunan tayo ng mga estatistika na walang basihan. Tapos tulad ng mga sinasabi sa Amerika, the militants at the left always win an argument by changing the terms. By changing the terms, they are able to redefine the conditionalities. Correct. So katulad nitong reproductive health. Kaya sila magaling. Katulad nung yung same-sex marriage, tinatawag nila gender equality. Oh. Kasi pag binago mo yung terms, nababago yung definition. Yung abortion, they called it abortion. It's murder. The most heinous crime is abortion. Tapos sa why don't you call it murder? Why abortion? Sa Amerika, ang tawag nila ay pro-choice. Oh, diba, maganda pakinggan, napakaganda pakinggan, pero in actuality, it is actually the killing of a baby, innocent life. Tapos maganda pakinggan yung ano ang karapatan ng Estado o nino man na pakialaman ng katawan ng human isang babae. Issue human rights. Diba? Ang galing ng papasok nila sa human rights. Oh. Bakit parang natatamimi ko yata ang karapatan? Yan ang, kaya dito ako excited, Eric, dahil lahat siyang mga yan, sabi ko nga siya, napag-aralan ko yan eh. Oo. So, they should expect a very healthy debate coming from a properly informed member of Congress. Dahil gagamitin ko lahat yung katotohanan. Hindi naman ako mag-iimbento eh. Oo. Ito'y galing sa inyong sariling records. Oo. Na meron din ako. Bakit natatamimi ang karamihan sa atin? Eric, ganito. Konti lang ito silang may iingay, pero gamit nila ang galamay ng mga media. May experience. Sa propaganda? May experience, sabi sa komunista. They have mastered the art of deception. Eh. Yung deception, at saka ginagamit na sa propaganda, at saka magaling sila. Imagine, yung media natin ngayon is heavily infiltrated. Why? Sa umpisa pa, bata pa, estudyante pa, may College Editors Guild of the Philippines. Galing ako dyan, by alam LFS. Ko yan. Okay. Pag-graduate yan, komunista na yan. Galing din ako LFS. Magkatapos, mag-speed out na yan. Pumunta na yan sa mga major stations, TV stations, etc. All over the media, nandiyan sila. Not only Manila, but all over the country. At namantsahan na yung isip nila at paniniwala. Tingnan na lang, every time mag-press con ako against communism, walang sila lalabas. Walang dumarating. Walang lumalabas. I've been opposed to peace talks. Sinabi ko yung correct. Nangyari ngayon sa Pilipinas, yung papatayan. Yes. Sinabi ko na yan, na it's a waste of money, waste of lives of our soldiers and our police. Kasi the communist doesn't believe on peace talks. Okay.
Pero ano nangyari ngayon? Tingnan mo lang yun. Ang daming patay, pero wala. Tamimi ang, tamimi ang gobyerno, walang sinasabi. Kayo yung nagsabi na ang ating gobyerno, ang ipinapadala ay general. Katulad ni Alex Padilla, mayroong kapangyarihan, no? Makipag-usap, negosasyon. Ang ipinadala ng Communist Party, NPA, ay parang muchacho lang. Yung NDF. Tama ka. Sabi ko nga sa... tumawag ako ng... I pass a resolution doon sa Congress inviting Secretary Diles and Atty. Padilla sa committee namin, kasi I was a member of the Peace and Order Committee, Peace and Security. I asked them, tama ba yung ginagawa ng gobyerno? Nakipag-usap kayo sa NDF. Okay. Do you know your enemy? Sabi ko, do you know your enemy? NDF is just the left arm of the Communist Party. Oh. The brain is the Central Committee. So ang maganda sana, kausapin ninyo, who are the people Central... in the Central Committee? Because they decide. But if you talk to the NDF, it's the left arm, wala kasi sabi ng komunista, we are fighting the government using two weapons. Talk, fire. Kasi ito namang NPA is not controlled by the NDF. Ang sinasabi ninyo, dapat government of the Philippines talking to the Central Committee. To the Central Committee. Mismo. Para may binding yung sinasabi niya. Para anong sabi ni Villandes, we do not know who are the people of the Central Committee. Sabi ko, so you mean you're talking to a ghost? Kung magkipag-usap kayo, hindi nyo alam kung sino yung kausap ninyo. It's a waste of time, waste of money. Tamang-tama, nabanggit nyo po yan. Dahil next Tuesday, ang isa sa mga magiging guest ko, sila General Sadang, at hopefully si General Gidaya, sila ang nasa mga AFP retirees. They're trying to claim about 16 billion something-something na nandun sana sa AFP personal services na savings of 20 billion. Pero sa kwento ni General Sadang, ay kinuha ito ng DSWD para sa 4Ps. Kaya wala silang makuha sa pantawid program, yung 20 billion na yon. And their claim has been endorsed by the DND secretary, by the executive secretary. Ang problema lang ay sumabla yata sa DBM dahil hindi mailabas yung pera na yun dahil nakuha na nga sa Department of Social Welfare Development. Eric, another question na gusto natin itanong sa kanila. Mm. Maraming nareklamo mga sundalo ngayon eh. Yes. Walang funds yung intelligence funds nila. That's why puro palpak yung operation. Kasi... Ang procedure sa military, before you do a military operation, kailangan meron kang intelligence information. Yes. Pero ngayon, walang pera. Kung saan doon yung pera ng intelligence sa military at sa police? Kasi para puro palpak yung military. Kawawa okay. Yung military. Okay. They don't have an accurate and enough intelligence information before going to the field. So sana ma-check yan. May tanong ko sa inyo, Congressman. Merong mga taong nagsasabi na human rights violation daw yung estudyante, magbibihis babae, may makeup, pinagbabawalan ng gwardiya pumasok sa eskwelahan. Yan ang hukang sabi ng ng party lista, ladlad yan. Malayo na tayo, ha? Hindi, kasi meron mga existing ordinances na dati, alam ko eh. Pwede ho ba yung gano'n? Na, kasi human rights violation daw ho yung gano'n. Alam mo yung transvestite. Meron, alam ko sa Manila, meron talagang ordinansya yan. Okay. Dahil nung panahon ni Lacson, ako, stricto siya dyan. Pag nagdamit, bestida ka eh, kukulong ka ni Lacson. Okay. Pero sabi daw ako ng ladlad na that is human rights violation. Gusto na estudyante magbihis ng bihis babae, pinipigil ng gwardiya. Paano ho yan? Palagay ko, unang-unang dapat pumigil yung magulang niya. Paano ho yung gustong gumamit ng ladies room dahil nakabihis babae siya? Yan ang hirap dun eh. Yan mga komplikasyon. Paano kung lalaki ka, nagbihis babae ka? Nagpanggap lang. Tapos pupunta ka rin sa toilet ng babae. Nagpanggap lang, paano ngayon yun? Hindi pwede eh. There are laws against that. You cannot enter a ladies room if you are a male. Okay. No matter what garb, whatever dress... Whatever dress you have or uniform you have. Nakapasok ho ba ang ladlad? Wala. Not one of them was able to make it. Malayo. Okay. Sa takbo ng politika natin, na kung sino presidente, nagbabaligtaran lahat. Okay. Ang sabi ko nga eh, ako'y natatakot, baka dumating ang araw nung maging pangulo natin, ladlad party rin. Hindi lahat ng congressmen, nagbabaligtaran lahat. Uy, habol ako dyan. All this time, closet. Pero Congressman, what can our public expect from Lito Atienza? The first bill that you will... I will use all my experiences, as I have said before, earlier. Lahat yung naranasan ko in the executive, Department of Environment Secretary tayo for a period. Yes. Ako'y naging member of parliament na rin. Yes, of course. Ako'y naging mayor, vice mayor, presiding officer, general manager ng National Housing. Lahat ito dala-dala ko ngayon sa Kongreso. Yes. I will help
wealth of experience. Every way, housing the poor, I will contribute whatever I can. Economic measures, I will do everything I can to promote livelihood, additional income. Kung ano yung ginawa namin sa Manila, alam mo, Manila is a microcosm. Yes, yes. Kung ano yung ginawa namin para pakaladin ang negosyo, ay pipilitin ko. Okay. Liberation or liberal policies on licensing of businesses, ginawa ko sa Manila yan, dapat siguro gawin natin nationwide. Mm-hmm. Dahil ang biggest disincentive sa negosyo at sa investments, yung hirap ng kumuha ng lisensya dito sa bansa natin. Mm-hmm. Kukuha ka ng lisensya for a legitimate business, congressman, dadaan ka sa butas ng karayom. Binaligtad ko yan sa Manila for 9 years at least during my term. Okay. Pag apply mo ng negosyo, within 1 hour. One-stop shop. 1 hour, release yung lisensya mo. Sana ko. Lahat yung mga inspeksyon gagawin after you start your business. Kung nagsinungaling ka, forfeited mo lahat ng ginastos. Sana ko makatanggap ang Cebu nitong grasya ng Lito Atienza po. Pipilitin ko yan. Okay, sige. Ito importante, Eric. Okay, yung issue ng mga mangingisda natin. Alam mo ba, pinakamahirap na sektor ngayon ng ating bansa? Pinakamahirap sa mahirap. Mangingisda. Okay. Dahil wala nang mapangingisdaan. Okay. Nakatubigan. Ang lahat ng tubig natin, pati sa Cebu, lakes, yung lahat ng mga lake dyan, may mga fish pen na pag-aari ng mayayaman. Last 20 seconds. Sa amin naman, Eric, will continue our advocacy, strengthening the very foundation of our democracy. Like mo, sama, i-refile ko yung ROTC bill. Yes. Balik ko ng ROTC. Yes. Ikalawa, i-refile ko yung strengthening the barangay system. Nabigyan ng sahod yung mga barangay, yung mga barangay tanod, bigyan ng support. Because sa democracy, you have to strengthen the very foundation. And the very foundation of democracy is barangay. Correct. But now, ginagamit yung barangay, wala malangkarong suporta sa gobyerno. So marami kaming pinaplano, Eric, to continue our advocacy. Okay, we'd like to thank Congressman Lito Atienza, Congressman Jun Alcover. We wish them very well. We will be hoping that we can bring them back in order to be updated about what legislative measures they will be undertaking during their term of office. Ito po si Eric Espina, palagi pong nagsasabi, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan, dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi, kaninyong tanan.